ang pananahimik po kung minsan ay sumisimbolo ng guilty. Ano? Ng guilt, ika nga. Kapag ka ikaw po ay nananatiling tahimik sa issue, mapagkakamalan ko po na ikaw ay guilty sa isang bagay. Pero hindi naman po sa lahat ng pagkakataon, yan po ang dapat po nating tingnan na pamantayan para sabihin po natin na may kasalanan ng isang tao. Sa pagkakataon pong ito, minamarapat po ni General Azurin na manahimik muna at hindi muna magbigay ng opisyal na pahayag kaugnay po ng pagbanggit sa kanya ni Brigadier General Narciso Domingo. Hindi ko po alam kung ano ang kadahilanan, pero maaaring kaya hindi nagsasalita si General Azurin ay para hindi po magkaroon ng kaukulang problema kung sakasakaling siya po ay magbigay ng statement na hindi po tutugma doon po sa kanilang mga naging aksyon in the past. Alam naman po natin na ang bawat aksyon po ng lahat ng mga units po ng PNP kasama po dyan ang Philippine Drug Enforcement Group ay alam dapat ng Chief Philippine National Police. Dahil po dyan, ipinagpapalagay po ng ating publiko na ang mga ginagawa po ng ating kapulisan mula po sa pinakamababa hanggang sa sumunod ang ranggo kay Chief PNP, yung Deputy Chief for Administrations, ay dapat alam niya po ang ginagawa. E ano ba ang sinasabi ngayon sa balita? Hindi po nagsasalita ito pong si General Azurin at inaantay po natin ito sa mga susunod na araw, baka magsalita po siya. Panoorin po natin muna ang balita at binabalak na investigasyon po ng Senado kung saan maaaring ipatawag ito pong si General Azurin para po magbigay linaw sa mga issue ng pagkakahuli kay General Mayo, Sergeant Mayo at ang pagkakawala di umano ng 42 kilos mula po doon sa bahagi ng 990 kilograms na shabu na nasabat po diyan po sa Manila at na pagkakahuli dito po kay Sergeant Mayo noong October 2022. Panoorin po natin ang balita. Sa ibang balita ay patatawag ang PNP chief sa binabalak na investigasyon ng Senado kaugnay ng pinakamalaking shabu raid nitong Oktubre. Itinuturing po sa kasaysayan po ng Philippine National Police. I do not know kung kasama na po dyan ang Philippine Drug Enforcement Agency, pero tiyak po tayo na sa kasaysayan po ng Philippine National Police, ito pong pagkakahuli kay Sergeant Mayo noong October 8 at pagkakasabat ng 990 kilos na nakakahalaga po ng 6.7 billion pesos ang siyang pinakamalaking huli ng droga sa lahat ng operasyon na naisagawa po ng ating kapulisan sa kasaysayan po nito. Rin yan sa gitna ng DALG na may sabwatan para pagtakpan ang pulis na naaresto sa operasyon. Sani pwersa yung tinutukan ni na Ian Cruz at June Veneracion. Sa PNP na mismo nang galing na may mga operatibang nag-uslit ng 42 kilos ng shabu mula sa drug raid sa isang lending company sa Maynila noong nakarang taon kung saan mahigit 900 kilo ng shabu ang nakuha. Kalaunay, naibalik din sa PNP ang ninakaw na droga. Pero base sa nakita ni DILG Secretary Benhur Abalos ng CCTV video, duda siya na baka may droga pang nawawala. Dito na dismaya si Secretary Benhur Abalos. Kung matatandaan po ninyo, tinalakay po natin sa past videos and live streaming po natin na talagang napaka-dismayado nito pong si Secretary Abalos dahil nga po sa mga nakita niyang police officers dyan po sa video na mistulang meron pong ginagawang pagtatakip doon po sa kanilang naging aksyon para po sa pagkakahuli dito kay Sergeant Mayo. Kung matatandaan po ninyo, may mga nagsasakay ng nabanggit na mga kontrabando sa sasakyan. Katulad po nitong nasa harapan po ng ating screen, isinasakay po dyan ang mga kontrabando at sinasabi marahil na ito po daw yung 42 kilo ng shabu na ngayon nga po ay naibalik na rin sa kustodiya ng ating kapulisan. Ang masakit kasi dyan, kung hindi po ito nagkabulilyasuhan, baka kumalat po ito ulit sa community. May paliwanag po dyan ang ilan na sinasabi daw po ito ay magiging kabayaran bilang porsyento nung informer na nagbigay nga po ng impormasyon sa ating kapulisan. Pero maling-mali po yon. Kung matatandaan din nyo po, na ibulgar po yan sa kongreso nitong si Police Director
or I'm sorry, si Director General Bergilio Lasso, ang ating Director General sa Philippine Drug Enforcement Agency, na ang naging kalakaran daw po ay ang pagbibigay ng 30% para sa mga informer, kapalit po ng impormasyon na kanilang ibibigay sa ating mga operatiba. Yan po ay hindi tama sapagkat meron po namang talagang programa ang ating gobyerno. Banggitin ko na, rin ano po, yung tinatawag po na Operation Private Eye. Ito pong Operation Private Eye, ito po ay pagbibigay po ng reward sa mga informer or sino mang makakapagbigay ng impormasyon sa ikadadaki po ng isang tao na involved po sa droga at pagkakasabat ng mga illegal na droga na, na kinakalakal po nito. Kapag ka naman ang pinag-uusapan ay mga operatiba na nagtagumpay po sa operasyon laban sa illegal na droga bilang insentibo at motivations, meron din po tayong tinatawag na Operation Lawmen. Ito po naman ay nagbibigay po ng recognition at insentibo sa mga operating elements nang sa ganon sila po ay ganahan sa kanilang pagtatrabaho laban po sa illegal na droga. But going back dito po sa issue, nadidismaya si Secretary Benhur Abalos dahil para po sa kanya, itong mga tao na ito ay supposedly nagpo-protekta at nagseservisyo sa ating bayan pero mukhang hindi po ganon ang nangyayari. Sila po ay allegedly, naniniwala si Secretary Benhur Abalos dito na sila ay gumagawa ng mali at ayon po sa kanya, itong mga ganitong uri daw po ng pulis ay dapat pong matanggal sa serbisyo at masigurado na masampahan po ng kasong kriminal at maipakulong. Yan po ang mga naging pahayag, ilan sa mga naging pahayag ng Secretary Benhur Abalos nung nakaraang araw sa kanyang press briefing na isinagawa nung inilahad niya po ang mga pangalan ng mga pulis na ito na ang isa nga po rito yung dating third in command o Deputy Chief for Operations na si Police Lieutenant General Benjamin Santos. Balik po tayo rito sa balita na ating pong pinapanood. Let us keep in mind, may pinfalage natin wala 42 kilos. Ha? Yung sabihin, may nakawala ng 42 kilos. Sa video, mukhang mas marami ka dahil ang daming labas-pasok. Kaya nga dapat mag-explain sila ano yun. Ano laman nun? Bakit labas-pasok doon? Remember, iniributeka ng droga at ilang oras yun. Ang sabi ni Brigadier General Narciso Domingo, hepe ng PNP Drug Enforcement Group, na isinasangkot ni Abalos sa cover-up sa pagkakaaresto sa isang dalang kagrupo. Dati na nilang naisumite ang naturang CCTV footage sa Special Investigation Task Group na binuo ng PNP. Kung kasabot kami doon, sinunog na namin yung CCTV footages. Pero nireport po natin yan. Oh. And ito, isang depensa ni General Domingo. Tama nga din naman, ano? Na kung meron silang ginagawang mali, hindi sila magli-live ng evidence. At isa po ang evidence na tinutukoy niya ay ang CCTV camera. Pero bagkos, yun po ay kanilang isinumite sa National Police Commission para po sa isinagawang fact-finding investigations nito. At sinasabi nga niya na wala silang kasalanan. Dahil kung meron silang kasalanan at ginagawang mali, eh hindi na po nila ibibigay po yung CCTV na yun. Pero dahilan po yan eh. Ano? Ang mahalaga po dito is magkaroon po ng kaukulang investigasyon kasi ito naman po ay pagpapahayag niya lamang sa harapan po ng publiko. Iba naman po yung sinasagawang investigasyon ng ating mga otoridad. Sa katunayan, ang sinasabi po dito nitong si Secretary Benhur Abalos, napakaraming mga video ang kanilang pinag-aralan at ang sinasabi ng mga video na ito ay hindi tama ang mga ikinilos ng mga opisyal ng ating PNP na ito during the time, October 8, sa pagkakaaresto po dito po kay Sergeant Mayo. Pero may mga ilang paliwanag po dyan si General Domingo katulad ng nung tinanggal daw po ang posas nitong si Sergeant Mayo noong October 8, yun daw po ay para magbigay daan sa isa pang mas malaking operasyon na kanilang ikinakasa at maaaring makakahuli sa mas malaki pang bilang ng illegal na droga. At yun naman daw po ay alam ng TDCO at saka ng ating Chief Philippine National Police. At yun ang problema ngayon ni General Azurin kasi direkta po siyang binabanggit nitong si General Domingo. Pero ako naman bilang observer sa pagkakataong ito at nagbibigay lamang tayo ng ating ordinary opinion, I'm sorry to say this, pero still nagtitiwala pa rin po ako kay General Azurin until such time na meron pong mga ebidensya laban po sa kanya
na siya po ay may kinalaman dito sa illegal na transaksyon na ginawa ng ating mga kapulisan di umano, ay saka ko lamang paniniwalaan na si General Osorin ay hindi po nakagawa ng mabuti sa kanyang leadership bilang chief PNP. But until now, hanggat wala po yan, nananatili po, nililinaw ko lamang sa inyo ang aking tiwala kay General Osorin dahil siya po ay pinagkatiwalaan ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Bongbong, tinon over sa SITG, nagbigay din po kami sa Lapolpo. Hindi masabi sa ngayon ni Avalos kung iisa lang ang CCTV video na inilabas nila at ang CCTV video na binabanggit ni Domingo. Maski hindi nila i-turn over yung tape para may ebidensya, hindi lamang yung tape, pumutok na yan eh. What is important is there are other evidences that will corroborate this tape. Yun. Sabi ni Ap. Diba? Yun ang mahalaga kasi may mga iba pang mga ebidensya. Ano ba yung corroborate? Ibig sabihin po nun, magbibigay po ng karagdagang ebidensya. At ito pong mga karagdagang ebidensya na ito ang maaaring magpatunay na meron talagang ginawang pagkakamali di umano ito pong mga pulis na pinangalanan nito pong si Secretary Benhur Avalos. Maraming salamat dyan sa super sticker Elena Ilarde. Pagpatuloy po natin ang panonood dito po sa balita. Avalos, dapat daw ay magpaliwanag ang mga opisyal ng PNP na nasa CCTV video sa ginagawang investigasyon ng National Police Commission tungkol sa umano'y cover-up kaugnay ng drug raid. Meron sa lapses. Ang tanong dito, kano kalaki yung lapses na ito? Ito ba'y very negligible na maliit? Ito ba'y talaga napakalaki na maapektuhan ng kaso ito? Alam nyo ang kahanga-hanga dito kay Secretary Benhur Avalos. Talagang seryoso siya. Natutukan ang laban sa illegal na droga. Ito ay kanyang religiously ginagawa at I believe matapat niya po itong ginagawa para po sa ating mga kabataan, para po sa ating sambayan ng Pilipino. In the past, kung comparison ng pag-uusapan, hindi po natin nakita yan sa mga Secretary of Interior and Local Government. Pero ngayon, iba po ang naging laban nitong si SILG Benhur Avalos. Masyado siyang nag-focus ngayon sa pakikipaglaban sa illegal na droga, which is good para sa atin. Dahil malaking bahagi po ang ginagampanan ng isang Secretary of Interior and Local Government sa affairs po ng ating Philippine National Police. Bagamat hindi yan direktang boss ng Philippine National Police, eh nakaka-impluensya po ang kanyang mga polisiya na ipinatutupad sa decision-making process ng ating leadership sa CHP and sa ating Philippine National Police. Katulad po ng ginagawa niya ngayon, considering na focus ang kanyang direction sa pagsupil sa illegal na droga, ang epekto po nito sa ating kapulisan ay ganun din po kasigurado. Kumbaga, kung mapapansin po ninyo, sa mga nakalipas na buwan, mas marami pong activities. I am not comparing ang ginagawa ng Philippine Drug Enforcement Agency. Perhaps hindi lang po natin masyadong nalalaman sa balita dahil baka tahimik. Pero napakarami pong activities ngayon ng Philippine National Police na nagre-resulta, accomplishment, na nagre-resulta po sa pagkakasabat ng illegal na droga. Kung bibilangin po natin ang mga series of operations na yan, hundreds if not thousands, ano, and it yielded more than 30,000 arrests of individuals and billions of pesos na halaga po ng illegal na droga. Kaya pasalamatan po natin, meron po tayong isang Secretary Benhur Avalos bagamat tinutuligsa ng ilang mga kritiko, lalong-lalo na ng mga tagahanga nito pong si Gerald Bantag at ni Arnie Tebes, ganun pa man, patuloy lamang po nagtatrabaho ng matapat ito pong si Secretary Benhur Avalos para po sa ating bayan at sa sambayan ng Pilipino. Okay, tuloy po natin. Ang sabi ni Domingo, may clearance ni Osorin ang kanilang mga hakbang pagkatapos ng raid, pati ang planong itago muna ang resulta ng operasyon at pagkakahuli kay Police Master Sergeant Rodolfo Mayo dahil may gagawin pa sana silang follow-up operation. Si Chief PNP po ba parte ng cover-up na sinasabi ninyo? Sinasabi ko kasi... Dito, walang direktang pagsagot. Ito pong si Secretary Benhur Avalos, ha? Ang binanggit niya lamang po dito, unahin munang magpaliwanag yung mga nakita po sa video. Yung mga tao muna sa video, let them explain first. And then through this investigation, malalaman talaga natin kung sino-sino yung mga tao. Kaya natin sila imuna dahil sila yung mga nasa video. Aminado ang PNP na apektado ang imahe ng organisasyon dahil sa issue ng cover-up. Sa gitna ng kontrobersyang bumabalot ngayon sa PNP,
hindi pa rin nagsasalita ang kanilang hepe, si Police General Rodolfo Asurin Jr. Yung ating pong Chief ANP ay magbibigay po ng kanyang pahayag sa tamang panahon at tamang pagkakataon. Si Senador Ramon okay. Bong Revilla. Alam nyo, sa ibang balita, may paliwanag pa dyan si Colonel Maranan. Sinasabi niya, katulad ng binanggit po natin sa unang bahagi ng ating live streaming kanina, marami pong mga reports na binabasa ito pong si General Osorin kaugnay po ng pangyayari na yan. And bigyan natin po siya ng benefit of the doubt. Ano? Para po sa akin, dahil siya po ay pinagkatiwalaan ng ating Pangulo, pagkakatiwalaan ko din po siya. Pero hindi po natin ito tolerate kung sakali mang merong pagkakamali ito pong si General Osorin. Sa mga susunod na live streaming po natin, kung lalabas sa investigasyon ng fact-finding committee ng National Police Commission na meron siyang kasalanan, isisiwalat din po natin yan sa publiko sa pamamagitan po ng ating live streaming at hindi po natin i-condone ang mga ganyang gawain ng mga taong pinagkatiwalaan ng ating mahal na Pangulo. Kung nagagawa po natin i-criticize ang ilan, ganun din naman ang mga pinagkatiwalaan ng ating Pangulo kung sila po ay babali o sisira sa tiwalang ipinagkaloob po ng Pangulo at yung tiwalang ibinibigay po natin. Ngayon, dito po sa huling bahagi ng balita na ito, magsasagawa po ng investigasyon ng Senado at ine-expect po natin na ito pong si General Osorin ay kanila pong ipapatawag para po magbigay linaw diyan po sa napakalaking issue na bumabalot ngayon sa Philippine National Police. Junior, naghain na ng resolusyon upang maimbisigahan ang pagkakasangkot ng high-ranking na opisyal ng PNP sa kontrobersyal na 6.7 billion pesos drug bust. Dapat daw mapanagot ang may sala at mapigilang maulit pa ang insidente. Ang pinuno ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs sa Senador Ronald Bato de la Rosa, sinabing sa pagbabalik ng sesyon at sa committee rin niya ma-refer ang resolusyon na inihain ni Revilla, agad raw siyang magsasagawa ng imbisigasyon. Bilang dating Chief PNP, nalulungkot sa mga pangyayari si De La Rosa at nanghihinayang sa mga naabot na tagumpay ng war on drugs at nagbabalik daw ang mga ninja cops. Una nang dininig ng kanyang komite ang ukol sa nasa... Ako actually, I don't agree sa sinasabing pagbabalik ng ninja cops. Kasi bakit? Kung nawala ang ninja cops, sana wala na yung mga yan ngayon. Panibagong set of generations ng mga kapulisan. Hindi eh, mga dati na po ito. In fact, ito pong si Sergeant Mayo na ipatapon po ito sa Mindanao. At bago maupo ang ating Pangulo, nakabalik na yan dyan po sa Drug Enforcement Group. Panahon pa po ng Duterte administrations. O kaya sana iwasan na lang nila yung pagsasabi na nagbabalik ang ninja cops dahil hindi naman talaga nawala. Ang problema kasi sa katotohanan, meron kayong mga alam, mga hindi alam na alam ko Ayoko na lang magsalita dito sa harapan ng publiko. Pero naniniwala ako na sooner or later, ang mga ganitong uri ng gawain ng mga tiwaling opisyal ng ating Philippine National Police, o sabihin na natin lahat ng mga miyembro ng Philippine National Police ay malalantad sa publiko at pagbabayaran po nila ang kanilang mga kasalanan. Sabing drug bust. Hindi kaya gawin ng isang police buster sergeant lamang yung ganung klase. Isang tuniladeng sabok, siya lang ang inbord. I don't think so. O dyan naman, talagang naniniwala rin naman ako. I agree naman dyan sa statement na yan ni General o ni Senator Bato de la Rosa. No? Hindi naman talaga magagawa yan ni Sergeant Mayo alone. Meron talagang mga matataas na opisyales ng gobyerno ang nasa likod niya. At yun po ngayon yung hinahalo kay ni Secretary Benhur Abalos. Kaya muli, pasalamatan po natin si Secretary Benhur Abalos sa kanyang katapangan. Pinatutunayan niya lamang ang kanyang mga pananalita sa mga nakalipas na buwan na dapat bilang isang individual, magkaroon po tayo ng tinatawag na virtue. At ang virtue na ito ayon kay Secretary Benhur Abalos ay bahagi po dyan ang katapangan. At yan po ang ipinamamalas itong si Secretary Benhur Abalos. Katapangan, dahil kung wala kang tapang ayon sa kanya, hindi mo magagawa kung ano ang tama at dapat. Dapat daw may pasailalim sa preventive suspension ang mga napangalan ng opisyal habang malalim na sinisiyasat ang kontrobersya. Ano ba ang mangyayari kapag isinailalim sa preventive suspension ang mga nabanggit na opisyales ng Philippine National Police?
temporary mawawalan po sila ng kapangyarihan or authority as police officer. Katulad po iyan ng infamous na pangyayari kay Gerald Bantag nang siya po ay preventively suspended ng Department of Justice, nawalan po siya ng authority sa Bureau of Corrections of that agency. At ito namang mga pulis, kapag ka ikaw po ay suspended, you are directed to cease from that, from your authority as police officer. Oh, for the period of 90 days, hindi ka pulis. Ano? Hindi ka pulis in a sense na hindi ka pwedeng magtrabaho bilang isang pulis. Pero mukhang hindi naman po nangyayari pa yan dahil ang pakiusap po dyan nito pong si Secretary Benhur Abalos ay kusa po silang mag-file ng leave of absence. At tumalima na po dyan ang dalawang mataas na opisyales ng PNP sa pangunguna nito pong si Police Lieutenant General Benjamin Santos Jr. at saka ito pong si Police Brigadier General Narciso Domingo. Ito po palang si General Santos, wala po itong position sa kasalukuyan. Ito po ay floating, kung hindi ako nagkakamali, o baka retired na nga. Hindi, I believe floating status po siya kasi niremove po siya as TDCO, TDCO, the Deputy Chief for Operations, noong February 23, 2023. At pumalit po sa kanya si Police Lieutenant General Estomo, ang dating National Director, Capital Region Regional Director ng nabanggit nga po na opisina ng ating PNP dito po sa Calacang, Maynila. Yan lamang muna ang ating update sa problemang kinakaharap ngayon ng ating Philippine National Police. Ako naman po, patuloy na nagtitiwala sa ating PNP. Naniniwala po ako na ito pong mga problemang kinakaharap ng PNP sooner mawawala po yan dahil po sa mga kagalingan ng mga namumuno sa ating gobyerno. Eh syempre, PBBM supporter ako eh, diehard and avid fan ako ng ating mahal na Pangulo. Kaya naniniwala po ako sa ating mahal na Pangulo na sa kanyang leadership, malilinis po ang hanay ng ating Philippine National Police. Maraming salamat mga tol. Bago po tayo pansamantalang magtapos, magbabalik muna ako sa inyong mga komento. Shoutout po sa inyong lahat.